Malunod at malugod, ang sa Diyos ay may takot. Sa utos niya'y sumusunod, siya'y hindi magdarahok. San Jose mang gagawa, Alleluia. San Jose mang gagawa, papuri sa Diyos. San Jose mang gagawa, Alleluia. San Jose mang gagawa, papuri sa Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing inyong iniatas at makamtam namin ang gantimpala na iyong ipinangako. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa may ilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari.
pinagmasda ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito. At siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw'y walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay parabang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay na may maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Poon, titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang mga aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa susunod naming lahi ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magstayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilandin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan
liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa kabila pagkatapos ng napakahabang pagtitiis natin ng init ng panahon, ito na yung sinasabi ng matatanda noon, ang Agua de Mayo. Bumuhos ang ulan sa unang araw ng Mayo. Palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, malakas sa palakpak bilang pagsalubong natin sa bagong buwan na nagsisimula. At huwag natin kalilimutan, kung tayo ay inis na sa init, marami po ang naghihintay ng pag-ulan, lalo na ang mga magsasaka natin, lalo na ang mga kapatid nating umaasa sa tubig. Kaya ang pagbuhos ng ulan ngayong hapon, nawa maging simbolo ng pagbuhos ng mga bagong biyaya para sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. At auno ngayon, sabi ng mga nalunan negosyante, mga tindero, tindera, pag auno, ayusin mo. Bawal ang nakasimangot, bawal ang buwisit para maganda ang buwena mano. At ito na nga ang binigay ng Poong Nazareno. Ano ang magandang simbolo ng pag-ulan na ito? Pagkatapos ng napakainit na pagtitiis natin, ang pagdinig na may mga tao, nakasimangot lahat. Lahat nagiging singkit dahil sa tindi ng init. Pero biglang bumuhos ang ulan. Marahil pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Huwag natin daanin lahat sa init ng ulo. Uminit man ang panahon, huwag nating hahayaan na sirain ng mainit ng hindi magandang panahon ang kabutihang meron tayo. Ngayon po ay auno ng Mayo, Labor Day. Pero ang simbahan nagdiriwang ng kapistahan muli. Bakit muli? Noong March 19, sinelebrate din natin ang kanyang kapistahan, si San Jose. Pero noong March 19, inalala, pinagdiwang natin ang pagiging asawa, ama ni San Jose. Ngayong auno ng Mayo, muli natin siyang ipinagdiriwang sa kanyang pagiging manggagawa. Kaya si San Jose ay patron ng mga manggagawa. Pero pag sinabing manggagawa, hindi ito dinadaan sa titulo, sa posisyon, sa pera, sa koneksyon. Saan tinitignan si San Jose bilang patron ng manggagawa? Hindi lang sa kanyang abilidad. Sa panahon natin ngayon, pag ikaw nag-a-apply, ang daming hinahanap sa iyo. Sabi nga nila eh, sa batas ng ating lipunan, aba, hindi na ho tama yun na naglalagay tayo with pleasing personality. Nakakatakot naman yon. Na ang mundo ngayon ang hinahanap sa kanyang trabaho ay yung magandang panlabas lamang. Hindi sana yun lang. Ano ang hinahanap ng Diyos sa mga manggagawa? In general, mga manggagawa. Pag tayo humarap sa Diyos pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito at tinanong tayo ng Diyos, hindi niya papipilahin dito ang mga supervisor, dito ang mga CEO, dito ang mga tindero lang,
dito ang mga vendors lang. Walang ganon. Pantay-pantay tayong haharap sa Diyos, hindi ayon sa posisyon natin, connection natin, hindi ayon sa abilidad natin, kundi ayon sa dignidad natin. Kaya sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ng paglikha sa tao. Pagkatapos likhain ang mundo, nilikha ang tao. Inihanda ng Diyos ang mundo para sa tao. Hindi ginawa ang tao para lang sa mundo. Baligtad. Huwag kang magtrabaho para lang sa mundo. Huwag tayong magtrabaho, magpakahirap, halos magpakamatay ka na. Para lang sa pera, posisyon. Pinagpapalit mo ang relasyon sa posisyon. Magtrabaho tayo para mabuhay. Hindi tayo nabubuhay lang para magtrabaho. Kaya sa unang pagbasa, ipinaalala sa atin sa huling bahagi, pagkatapos magtrabaho ng Diyos, nagpahinga. Huwag mong kalilimutan, kahit gaano kapakasipag, katalino, kagaling, kaeksperto, mapapagod ka rin. Hindi masamang mapagod. Huwag lang tayong titigil maglingkod. Kaya sa pagpapatuloy ng misa natin, balikan natin ang sinabi ni Kristo sa ating ebanghelyo. Minsan may mga pagkakataon, kahit gaano pa tayo nagsasakripisyo, nagpapakahirap, at kung minsan nagpapakababa, hindi tayo kagad na-appreciate, napapasalamatan, napapahalagahan, hindi lang ng ibang tao, kuminsan ng mga kasama mo, kadugo, kamag-anak. Masasaktan tayo kung tayo ay nagtatrabaho lang para mabuhay. Pero mauunawaan natin ang lahat kung tayo ay nabubuhay hindi lang para magtrabaho, kundi para makipagkapwa tao. Higit sa iyong abilidad ay ang iyong dignidad, kredibilidad. Sa araw na ito, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa lakas, sa kabutihang meron tayo. Nawa, pagpalain, gantimpalaan ng Diyos ang bawat sa sakripisyo mo, ang bawat pagsisikap mo. Hindi man ngayon, hindi man dito. Ibibigay ng Diyos ang sapat at dapat na gantimpala para sa iyo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat, manalangin tayo.
Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay, naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay parito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal din natin ang mga kababayan nating nagtatrabaho, nagsasakripisyo sa malayong lugar, sa ibang bansa, para sa kanilang pamilya, ang mga manggagawang may sakit, biktima ng pang-abuso, maltrato. Ipagdasal natin ang mga kababayan nating biktima ng kalamidad, iba't ibang sakuna sa ating bansa. At gayon din ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Ama naming mapagbigay, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo po kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmumulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo po ang aming mga alay na inihain. Ngayong si San Jose ay ginugunita namin para mo ng awang pagbigyan ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita si San Jose, niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Joseng maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala pa rin na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang iyong tunay na kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Maging karapat-dapat kay
Jesus, yung sinisintang anak. O San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin ang samo namin, sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Kay Jesus, yung sinisintang anak. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na May 4, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay patuloy ding nagpapasalamat hindi lang sa inyong pagsisimba, kundi sa inyong pong pagbibigay ng tulong donasyon, hindi lang kapag may misa. Yung mga nagpapadala po ng mga pinansyal na tulong sa opisina at yung mga nagpapadala po ng mga bigas, delata, noodles, kape, tubig, lalo na po para sa ating iThursday, yung feeding program natin tuwing Webes ng umaga, at sa mga binibigyan natin ng tulong kapag may sakuna tulad ng sunog. Salamat po sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan din at kakulangan. Nagagawa niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Muli, ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong mga sakripisyo at kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuko ka na kamin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati